mga kosa, samahan nyo akong gawin tong maintenance na to para sa mga alaga natin. Welcome back sa channel ko, mga kosa. Magandang araw sa inyong lahat at pati na rin sa mga baguhan. So medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng video, no. Medyo naging busy ako ng ilang araw at biruin mo, dalawang araw doon nakipagdigmaan lang ako sa mga langgam. At merong tayong good news at meron ding bad news. So, bad news muna. Eto, papakita ko sa inyo nangyari dito sa mga feeders ko. So, nung nakaraang araw, 3 days ago, nilanggam yung ano ko, yung itong rack ko ng ano, ng mga scorpions. And akala ko na save ko yung Mauritanicus. Ito, yung second instar, kung naalala nyo, ito na siya ngayon. Buhay pa siya nung na-save ko, pero may mga, siguro mga 5 o 10 langgamata na sa loob. At tingin ko nakagat-kagat siya. Akala ko okay pa siya nun at buhay pa. After one day, akala ko magmumult na kasi pre-mult na rin. Ano na, ayun, hindi ko alam, patay na pala. Tapos kanina, chine ko, akala ko nag-mult na. Hindi pa kasi yung position niya, kung ano yung iniwan ko, ganun pa rin. So, ginalaw ko and doon ko nalaman na patay na. So, medyo pangit yung loss natin doon. Tapos itong ano ko, itong feeders ko, sumunod na araw, edi nakipagbakbakan ako sa kanila. Inispray-sprayan ko pa sila ng ganito. So, ginawa ko to, ang laman nito, diluted na Zone Rocks bleach, tapos ano, dishwasher sa tubig. Effective yan, very much. Tried and tested. Astig. Kaya kung ano, yung old school na apoy-apoy, huwag na yun. Delikado. Ito, mas safe to. Yung solution na yan. Patay naman sila instantly pag na-sprayan ng Zone Rocks na diluted. Tapos, yun nga, sumunod na araw, itong ano ko naman, feeders, ang sinugod nila. Ang maraming namatay sa dubya. Dubya, ano lang naman yung dubya roach na bin lang naman yung pinasok nila. Ang problema, 2 beses nilang binalikan. So, yung unang beses, ang daming namatay. Siguro mga 30, 40, mga ganun. Ang dami. Ang dami talaga. Naawa ako. Tapos yung sumunod na araw, edi naano ko na sila. Nalinis ko na. Sumunod na araw, bumalik na naman yung mga langgam na mga hayop na yan. Ewan ko ba paano nila nagawa yun. Nilagyan ko ng chok. Tapos may ano, kaya ang ginawa ko, nilagay ko na lang dyan, no? May tubig, tapos may chok pa, tapos... So, may mga langgam pa sa loob na natitira pa ilan-ilan. Ang rason ko kung ba't ko sila nilagay sa ganyan, para hindi na sila makabalik sa nest nila at para mamatay na sila dyan sa loob. Kasi kung makakabalik pa yan sa nest nila, edi may round 3 na naman na araw na makikipagdigmaan ako sa kanila. So, better yet, ganyan na lang, i-quarantine natin sila para hindi na makauwi yung mga ibang langgam at magsumbong sa army nila at magulat na lang tayo, maubos na yung ano natin, alaga natin. So, ganito lang ginagawa ko. So, may nakikita ko dyan, although hindi naman nila pinapatay na yung mga ipis, pero pag-alagala sila, pag nakita ko, pinipirat ko na lang pa isa-isa hanggang sa pag nakita ko ng okay na lahat, at saka ko na sila ibabalik dun sa dati nilang nalagyanan. So far, yun ang ginawa ko kahapon, maghapon, pagdigmaan lang sa mga langgam at marami pa sila. Kasi una sa lahat, kakatapos lang ng nuptial flight yung mga kaibigan natin sa ano, ant hobby. Ayan, ang dami nang nakahuli ng mga ano, mga weaver ant queen, trap jaw, mga ganyan, mga tawag dito fire ants queen. Ayan. So during this time, nag-establish na sila ng mga colonies nila. Mas mag-hunt sila niyan kasi para may mapakain dun sa mga babies at syempre darating na mga tag-ulan. So, yun lang for the update ng bad news. Ang good news naman ay eto. So, later, papakita ako sa inyo yan at syempre konting usapan kasi yan ang magiging unang
breeding project ko sa pagbabalik kong pag-aalaga ng mga scorpions. So, later, pag-uusapan natin yan. So, dumako muna tayo sa maintenance. So, sa maintenance, napaka-easy lang. Kuha lang tayo ng kutsara, disposable, para mas maganda. Para hindi tayo maaway ng mga asawa natin. Now, kung may makita man kayong mga build-up na ano, na tulad nito, may build-up to kanina eh. Hiniwalay ko lang para isang scoop ko na lang ng ano, molds. Kunin natin yan. Ayun pa. Tupa. Nag-build-up ng molds. Yan, ganun lang. Scoop-scoop lang tayo. Tapos, kuha ka ng injection, kuya. Kumuha ka ng tubig. Yan, hanggang sa mapuno. Super easy lang yan. Kayang-kaya yan kahit sino. Yup. Yan. Tapos, kasi pag spray, medyo madami yung na-spray yan. So, dito lang sa isang side. Yan. Para medyo malamig lang siya. Lang naman yun. Tapos, balik natin ang takip. Ito yung mga madalas ginagawa ng mga keepers dyan na walang magawa. Ito naman, wala namang molds. Pero lalagyan din natin ng tubig. Yung iba, mas prefer nila maglagay ng tubig sa gabi kasi mas malamig. Kasi pag mainit at walang masyadong ventilation yung ano, yung mga enclosure nyo, doon sila medyo nadadali at nabibake. Ito naman yung Tricarinatus. So, medyo damp pa ng konti. So, hindi muna natin lalagyan yan. Bagong Tricarinatus to kasi nauna namatay na dahil nabake sa init. As for these desert types, wala naman tayo masyadong gagawin. Check lang natin kung buhay pa sila. Good naman. Good naman tong mga jayakari natin. Isa pa to. Ayun, pero kukunin natin tong leftover niya. Baka mag ano. Baka mag mold. Mahirap na. Kahit desert type yan. At bone dry ang setup nila. Kailangan natin tanggalin. Ito, buhay ka pa ba? Mga matatakot nila jayakari ito eh. Ayun, baso kanila. Tapos, next. Diba? Super easy lang. Ito. Ah, ito kailangan natin basahin. Ang ating enclosure para sa Heteroctonus juncus. Yun. Nabanggit ko rin ng tuwid. Heteroctonus ba? Heteroctonus. Ay nako, bahala kayo dyan. Basta juncus, yun na yun. So, ito naman. Very easy. Super bilis lang ito. Basta lang natin ng konti. Yan. Yan na lang natin siya mag-settle yung tubig dyan sa soil. Tapos ito. Alert. Alive. Alive na alive yung mga ano natin ah. Mga juncus natin. Yan. So, para makainom-inom din sila. So, tapos ng maintenance natin sa slings, dumako tayo sa main usapan. So, ito ang main topic natin. Ito yung female na Androctonus crassicauda. Buksan natin para makita nyo. Pre-molt na siya eh. At maganda kasi tingnan mo. Anytime soon mag-mamolt na yan. Tsura niya pa lang. Oh. Oop, pero galit. Sorry. Hindi na kita gagambalain. Medyo masungit itong female na to. Pero yes, pre-molt na siya. At yung tergites niya is medyo loose na. Yung anong tawag doon? Parang interconnecting membrane, something like that. Nakalimutan ko yung term, pero medyo loose na. And isa yun sa magandang sign na
nasa pre-molt stage na siya. Medyo may refusal na rin kasi siyang kumain, no? Pero mostly sa mga matatanda na scorpions, may mga ganun talaga na naglulus na yung tergites na nila. At ang exciting na part ay nakakuha na ako ng mail para sa kanya. At eto siya. Medyo kapan muna natin to. Isang malaking mail. Para makita nyo man ng mas maayos, no? Nakakagulat yung size nito. Yung una ko nakita, ang laki masyado. Ang, yan. Ito yung mail natin. As you can see, ang laki niya. At ang macho. Kumpara dun sa size ng female, yung size ng female ay napakalayo dun sa size ng male. So, parehas na 6i ito. According dun sa mga seller, as you can see. At nagwawala na naman yung female. Medyo high blood tong female eh. So, yan. In terms of size, kasi hindi natin pwedeng gawing basehan yung size nila doon sa pagiging instar nila. Although itong lalaki is, it looks like na-reach niya na yung maturity niya, no? And ready to breed na. As for the female, hindi pa. So, antayin natin mag-molt to. So, isang factor at madalas ginagawa ng mga breeder ay yung temperature control. Ano ba yung temperature control? Paano nakaka-apekto yun sa breeding? Perfect example natin to. Itong male is na-reach niya na yung maturity niya and pwede na tong i-breed. As you can see, sobrang macho niya na. At mukhang pwede ng isa lang to. Pero yung female natin is parang kailangan pa ng ilang molt para isa lang. So, temperature, paano ba nakaka-apekto? Pag mas malamig ang klima, mas bumabagal ang metabolism ng mga scorpion. Kapag mas mainit, mas mabilis. Kaya, itong summer, past few days, medyo naging masyadong mataas yung temperature nila, natin. And naging helpful yon dun sa mga ibang scorpions ng mga tropa natin, no? Ang dami sa kanila na mga scorpions nila eh nanganak. Hala, sige, okay. Nanganak yung mga scorpions nila. At the same time, yung iba, nagsihubaran. Ang term nila, naghubaran or nagmolt. Ang daming nagmolt ngayon at ang daming nanganak. So, ang temperature is very, very important para sa health ng mga alaga natin. Kung gusto mong humabol yung alaga mo sa breeding project mo, parang ganito, ang gagawin natin dyan, yung male, ilalagay natin sa mas colder na climate, which is dun ko sa baba ilalagay sa first floor kasi yun yung room na may aircon and mas malamig dun. Ito naman, itong species natin na isa ay ilalagay natin sa third floor na kung saan lower, I think 2 degrees or 3 degrees lower dun sa temperature sa labas. So, yan yung magiging experiment natin. Pero by the looks of it, itong female natin ay malapit na mag-molt. As you can see. At sana maihabol natin itong size niya dito sa male. Pero ano pa rin yan? Subjective pa rin to kasi ang mangyayari is halimbawa nag-molt to itong female tapos antay tayo after few months kapag hindi rin naging receptive si female sa lalaki eh magiging problema yan. So depende talaga sa maturity ng scorpions mo kung papayag silang magpamate. Kaya wala kasi tayo magagawa doon pero as much as possible ang pinaka best na pwede natin gawin it condition tong mga alaga natin. Kung kailangan ibartulina or walang vibrations or at peace sila, mas okay yun. Marami pang
marami pa tayong observation na kailangan gawin at kung ano-anong techniques para mag-breed ko. So, wish me luck. At kung bakit ko nasasabing pre-molt na to, itong babae, tingnan nyo yung buntot. Yung parang white na ano sa buntot, yung tips ng ano, ng metasoma niya. Yun o. Pati yung tips ng tergite. Yan. Doon yung makikita na pre-molt. At buti napakita ko sa inyo to para doon sa mga nagtatanong na kung pre-molt ba tong scorpion ko and whatnot. Marami kasing factors na pwede mong masabi na pre-molt na yung alaga mo. Unang-una dyan, refusal ng pagkain. Pangalawa, sluggish. Itong ano, medyo active pa pero compared sa normal niya, sluggish na to, itong female. So, pag ano, dati, bubuksan ko pa lang, ay nako, nagwawala na siya. And lastly, ayan, yung itsura niya na parang naglo-loose na yung skin niya. So, at itong ano, yung mga singit-singit niya sa mga galamay niya, ayan, oh, parang may white na dito sa patella niya. Ito yung chela, patella. At, ano ba yung isa? Femur. So, ito yung buong pedipalps. Ayan. Tapos yung tergites, itong mga layers sa likod. And, metasoma. And then, telson, yung may stinger. Ayan. Konting anatomy muna tayo dun. So, mga kosa, sana may natutunan kayo sa vlog ko na to. Update ko kayo sa mga susunod na araw. At sana ma-breed natin itong Androctonus crassicauda natin o maihabol natin dito sa male. Kasi tingnan mo naman yung size difference nila. Buntot pa lang. Diba? Wala. Ano na to? Na-reach nga na nitong lalaki yung maturity niya compared sa female. So, tingnan na lang natin kung anong magiging itsura ng female pagtapos niya mag-molt. Sana makahabol dito sa size ng male. So, mga kosa, bago ko i-end tong video na to, shoutout nga pala sa mga tropa nating tumulong. Nagpadala ng male crassicauda. Maraming salamat sa inyo. At dun sa mga taong magpapadala pa ng scorpion, maraming salamat. Kayong palang nagpapasalamat na ako dahil rare itong scorpion na to and i-feature ko siya sa mga susunod na videos ko pag na-receive ko. Well, kasabay siya ng ibang mga scorpions na in-order ko at masayang-masaya ako about it. So, mga kosa, again, maraming salamat sa panunood. Huwag magpa-encove, stay safe, at huwag magpasaway. God bless.